na magpunsod ng sa ating mga magkasaka na magsama-sama at isapag yung kanilang mga lihiti mo, makatwiran at makatarong ang kahilingan, no? Sa pamahalaan, national man o local government, at pinuukulang ahead siya ng ating pamahalaan. Mapapansin po natin na makikita natin na kasing maagang bahagi ng 2015 ay inanounso na, no? Yung pagdating at maiging epekto ng El Nino sa ating bansa, no? At October 2015 yan ang nagsimula ang damprangkap at sa karanasan ng ating mga magkasaka ay yung tuwirang epekto na, no? Noong tagduyot punsod ng El Nino. At 2016 talagang yung pinakita kanina, siyempre ang lupa po eh simula niyan ay mamumuti yung ibabaw ng lupa. Susunod niyan na mga ilang araw o buwan, makikita mo na namimita yung lupa hanggang sa lumawak na yung mita, no? Dahil kung wala na talagang ulan o tubig, no? Na pumapasok sa mga taniman. At yan naman na yung magpapakita na talagang dapat ay kung gano'ng aaga na nakita na yung pagdating noon, magiging yung protection na magiging impact o epekto ng El Nino, dapat mas mabilis at maaga yung paghahanda, no? Ng pamahalaan. At yan, makikita natin mamaya sa dakong huli ng aking pagbabahagi na meron nga bang ipinaabot na ano ba naging tugon, no? Ng pamahalaan at sapat ba kung meron man, no? Katulad yan noong 2,000 bucks daw ng bigas pinamahagi ng DSWD sa first quarter pa lang, no? Ng 2016. Eh yung pong 2,000 bucks, 10,000 kilos yan, pag doon mo pa lang sila, 11,000 pamilya ng Kidapawan, eh lalabas, tignan 9 kilos sila sa 3 buwan, no? Ng bigas. O 3 kilo ng bigas sa 1 buwan. Ewan ko po kung paano pagkakasaya, anong luto mo sa lugaw sa yung 3 kilo sa isang pamilya sa 1 buwan ay pagkakasaya, mapagkakasaya mo. So yan po yung tinakbo. Tingnan po natin yung mga ilang ano na detalye, no? As of March po ay sinasabi ng matindi na yung talagang epekto yan, no? Kahit yung official na datos ng gobyerno ay sinasabing mga 5.5 billion na worth ng losses agriculture ang naging epekto, mga 237,000 hectares ng lupain ang tinamaan, mga 358,000 tons ng iba't ibang pananim sa agrikultura ang naging losses. Pero pinakamatindi po at tama niya dun sa mga magkasakang walang sarili o walang sariling lupa o walang lupang sinasaka. Na wala rin sariling kapital kaya tumatakbo, napipilitang tumakbo sa mga usurero o local money lenders o tawag loan sharks, usurers, no? At mga magkasakang hindi maitakda yung presyo, mahusay at makatarong ang presyo sa kanilang produkto. Nakadalasan ay wala natitira. Kung yun meron na nang inaani ka, no, ay nagkakaroon ka pa ng sayad sa utang mo, no, at para makapagtanim kang muli, kailangan, para makapangutang kang muli, magtanim ka. Kaya ang epekto niyan, pag hindi ka muling nakapagtanim, ay hindi ka pautangin. No? Kaya, doon papasok ngayon, ito, kung wala kang inani, paano na yung pangangailangan pangkonsumo ng pamilya mo? Sa aping po mga magkasaka, pag isang pamilya ay nawala, halimbawa, umabot ng hapon, walang isasahin yung pamilya mo, meron naman bigas yung kapitbahay mo, pwede kang tumanong doon eh, humiram. Dahil alunak, hindi ka pa nakapagpapakiskis, no? Pahihiramin ka. No? Ganon kami magsasaka. Pinakahuli na yung tatakbo mo sa gobyerno para humingi ng ayude. No? Ganon. Eh, sino naman ang tatulungan mo at ihingian mo ng bigas o hihiraman mo kung pare-parehas kayong tinamaan? No?
ng tagtuyot o ng kalamidad. No? Yun ang isang dahilan bakit napunsod o natulak yung ating mga magkasala. Dahil sama-sama silang tinaman, pare-pareha silang tinaman ng kalamidad, natural, sama-sama silang dudulog sa isang organisadong ano, paraan no, ng paghahapag ng kanilang mga kahilingan. Ngayon, dahil wala ka nga sariling lupa, hindi mo sariling lupa sinasaka, wala kang inani, so gusto mo man kung meron ka pang meron kang naabutan o na isa lupa na naani mong konti, bagsak naman ang presyo, kaya hihilingin mo rin yung mahusay na presyo para sa produkto mo. No? Pagamat na sa unahan, yung agarang price subsidy no? O subsidyo sa pagkain. No? At kung may lugar naman marirecover mo, makapagtatanim ka muli ng crops na maikling panahon aalihin, eh kailangan doon ang production subsidy. Kaya doon pumapasok yung kahilingan ng libreng binhi ako no, at ako pang gamit sa production. No? O, eh, syempre, sa kanayunan niyan, wala na ng lupay magkasaka, wala sariling puhunan, binaparat ang presyo ng produkto, ang produkto niya. No? Mababa rin ang sahod ng mga manggagawang bukid kasi po yung mga maralitang magkasaka, nagbebenta rin ng lakas paggawa, nagiging manggagawang bukid. Ngayon, eh ano ang pagkakabuhayan ng manggagawang bukid? Eh wala namang palay na aanihin, no? O walang niyog na pipitasin, no? O rubber kaya, no? Na aanihin din. So wala rin pagkakakitaan. Kaya hindi dapat ipagtaka na yung mga magkasaka, manggagawang bukid, ay sama-samang dumulog, no? Sa pamahalaan. So yun yung ganung kalagayan ng ating mga magkasaka dahil doon sa pyudal at malapyudal na pagkasamantala ay talagang nasa kalagayan talagang walang-wala at pinakailangan ang maghapag ng kanilang mga lehitimo at magkatarong ng kahilingan. Kaya iyan sa kalagayan na yun ang farmers demands dyan ay i-release ang 15,000 sako ng bigas food aid until the drought is over. Siyempre, kahit naman makapagtatanim ka, pag tumating ang ulan, hindi naman kaagad aaninin mo yun eh. No? Talagang bibilang ng 3 buwan muli yun bago pa umali kung pare ang tanim mo. Increase in the farming prices of crop. No? Kasi kung may naisang pa ka man, binarat naman ang presyo, o edi kakarampot na nga ilani mo, lalong maliit pa yung mababawi mo. So, kaya makatarungan lang yung panawagang itaas yung preso sa farm gate, sa bukid, no? Nung produkto na magkasaka. Pull out of the military troops. No? Kamao. Ayun, troops and cessation of RSO, the operations in barangays. Eh, sabi nila, sabi ng Malacanang, eh bakit pati yun ay kasama sa panawagan? No? Eh, karanasan na magkasaka, pagka militarize yung barangay mo o yung antipatisakahan mo, mas marami pa yung andyan ng may military operations, hindi ka makapagpuproduksyon ng mahusay, no? At katunayan, doon na nga sa sentro, kabisera ng North Cotabato, Kitapawan City, eh minasakar sila eh, diba? At kinordon off yung compound ng UMC doon na nandun yung mga magkasaka ng kinordon ng military at police. No, tuloy-tuloy harassment. Sa kabisera na yun. No? Eh di gaano pa doon sa malalayong barangay, no? Kanayunan ng North Cotabato. Yung distribution ng proceedings, nabanggit na natin ganina yan, para kung pwede pang makawarecover, may mga lugar na pwede pang taniman ng anumang klase ng pananim, na mas maikling panahon, maaani mo, please pwedeng magbigay ng paunting economic relief. No? So yun yung mga demands dyan eh, 15,000. Ang tanong, may bigas pa gobyerno? Meron. Meron. Meron bigas. Sa Mindanao, pumasok yung malaking bahagi ng 800,000 metric tons na bigas na in-import,
noong 2014. Ngayon, sa G23 ng NFA, nagsusubasta ng 98,000 bags. So, 27 buwan na yung edad ng bigas na yun. Nag-deteriorate ng quality nun. Kasi po, gusto nila ibenta sa 24 pesos per kilo. Pero hindi nila kayang pawalan para ibigay dito ang subsidyo sa bigas, pagkain ng ating mga mamamayan. So may bigas po ang gobyerno. Kung ayaw bigay ng NFA ng libre kasi bawal sa kanya, tipilhin ang national and local governments. Walang problema kung gano'n ang solusyon. Kung susolusyon na nila. Eh may pera pa naman ang gobyerno para sana mas maaga na paghanda ng El Nino. Meron po. Sa 4 at 3 taon po, no, ng gobyerno ng Reyna Aquino, doon sa kabuuan ng pinagkaloob na budget ng Kongreso sa DA, alam niyo po bang in 4.5 years, halos 50 billion pesos yung nirelease pero hindi naman ginastos. 61.6 billion yung unused appropriation. So meron pong pera. So ibig sabihin, sa ganyang nalagayan, may bigas, may pera, eh bakit bala ng kamatayan na itinugol? Eh, diyan po nakikita yung pasistang natangian ng gobyerno. Eh, pati nga po si Secretary Proceso Alcalde, sabi niya, ano yan? Politically motivated. Instigated yan ng left-leaning groups to back up by the new people sa army. Sabi ko, yung military mindset ni, akala ko nga po, nagsalita, Secretary ng DND at Chiehepe ng Armed Forces of the Philippines, nung para si Secretary Proceso Alcalde. So, yan po yung mga demands. Ito yung sitwasyon, no, ng mga magsasaka. Ngayon, sa Kitapawan City, ay sinasabing 11...